Siyang lalaking umamin sa crush niyang lalaki live on TV na nauwi sa bawian ng buhay. Siya si Jonathan Schmitz, 24 years old noong 1995. On March 6, 1995, naimbitahan itong si Jonathan sa isang talk show na tinatawag na The Jenny Jones Show. Pumunta naman siya dito dahil nga daw merong aamin sa kanyang may nagkakakrush sa kanya na hindi pa nga niya alam kung sino at ine-expect nga niya na isa tong babae. Pero ito palang may crush sa kanya ay si Scott Amidure, 32 years old na isang openly gay man at kumpare ni Jonathan. Bago pa nga pinakita si Scott kay Jonathan, kinuwento muna ni Scott yung mga pantasya niya kay Jonathan na mapapanood nga ni Jonathan mamaya. Kaya-maya lang, na-reveal na nga kay Jonathan kung sino nga tong tao na to na may crush sa kanya at dito na nga siya magugulat nang hindi babae yung makita niya, kundi si Scott nga. Episode na to, makikita pa nga natin yung pagkagulat ni Jonathan doon sa na-realize niya, pero nakangiti pa din naman siya, pero hindi na pala siya natutuwa. Siguro kasi tumatawa siya para makaiwas sa awkwardness since naka-live nga to, pero yun nga, mukhang okay naman yung lahat until 3 days later. March 9, 1995, pumunta si Jonathan doon sa bahay ni Scott at saka binengbeng ng dalawang beses sa may dibdib na tumapos agad sa buhay ni Scott. Tumakas naman agad si Jonathan at nagtago sa isang gas station at nang mahimasmasan siya, siya mismo yung tumawag sa mga pulis at nagpa-aresto sa sarili niya at dito na nga niya sinabi kung bakit nga niya ba ito nagawa. Ayon kay Jonathan, napuno na daw siya ng kahihiyan matapos maipalabas yung episode na to at sinetap daw siya ng mismong show na to knowing na straight siya at kumpare pa niya si Scott. Ayon pa nga kay Jonathan, pagkatapos daw nilang ma-record itong show na to, nagpadala daw ng isang sulat itong si Scott ng bastos na note na nagpagalit lalo kay Jonathan. Sa dulo ay 1996, nahatulan ng guilty itong si Jonathan at makukulong siya for 25 to 50 years and in 2017, nakalaya na din siya after 22 years ng pagkakakulong. Ayon sa kapatid ni Scott, hindi daw siya naniniwalang nagbago na daw itong si Jonathan na 47 years old na at dapat pa daw itong makulong pa para mas matuto doon sa ginawa niya. Marami namang sumisisi doon sa may show dahil nga doon sa nangyari at ayon nga sa kanila, kung hindi daw siguro sila pinapunta doon sa show na to, baka magkumpare pa din sila hanggang ngayon. Yun nga talaga sa pamilya ni Scott, gusto talaga nilang managot yung The Jenny Jones Show kasi ginamit nga nila itong mga tao na to para mapahiya na nauwi sa ganitong bangungot. Nagbigay din naman ng komento yung producers ng The Jenny Jones Show at ayon sa kanila, sinabihan naman daw nila si Jonathan na posibleng maging lalaki or babae yung may crush sa kanya at sinabi daw nila to at hindi naman daw nila sinabi na babae lang daw yung posibleng may crush sa kanya. Pero ayon, ang sinasabi pa rin naman ng pamilya ni Scott, sinisisi pa rin naman talaga nila si Jonathan doon sa nangyari pero hindi lang daw talaga inosente yung show doon sa nangyaring krimen na totoo naman din. The end of the day, si Jonathan pa rin naman yung mismong gumawa ng krimen na to at nangyari din talaga ito dahil sa kakulangan ng kaalaman sa tamang pagdidiscuss ng ganitong topic noong mga panahon na yon.